Wala namang kumita na hindi mo na natuto sa ginagawa niya. Yeah. So, your opportunity is right, your company is right, tama na yung ginagalawan niyo, tama na yung iikutan niyo. Kailangan lang maging tamang tao ka. Yeah. At the end of the day, kahit maganda po yung ginagalawan yung environment, kahit maganda yung opportunity natin, pero ikaw, hindi ka bumabagay. When I say hindi bumabagay, hindi ka nag-a-adjust. Kasi the truth is, ganito yan eh. Kahit gano'ng maganda yung opportunity, kung hindi ka mag-a-adjust dun sa environment, kasi hindi naman yung environment mag-a-adjust sa'yo. Halimbawa, marketing plan. Ano gusto mo? Yung marketing plan magbago para sa'yo. Hindi naman ganun, di ba? Ano gusto mo? Halimbawa, ang networking is recruiting. Kasama talaga yung recruiting. So, what do you want? Yung in global mag-recruit para sa'yo o ikaw ang dapat nag-recruit? In other words, kailangan ikaw as a distributor, dahil pumasok ka dito, ikaw ang mag-a-adjust dun sa environment. And, ang katotohanan ko, hanggat hindi nyo na-adjust yung attitude, yung skills nyo dun sa environment ng AIM Global, mahirapan kang magtagumpay. Sana hirapan ng tao dun sa word na change. Mahirapan siyang magbago. Kasi babaguhin mo yung habit mo dito, babaguhin mo yung programming mo, babaguhin mo yung belief system mo, babaguhin mo yung attitude mo, i-enhance mo yung skills mo. When I say skills, ito po yung mga ginagawa mo. Halimbawa, pag kakausap ng tao, eh hindi naman tayo pinanganak na kumakausap ng tao. When I say skills, ito yung pagpe-present nyo. Eh hindi naman tayo tinuruan mag-present. Tama ba? Yes. Eh, when I say skills, ito yung mga people skills. Paano ka mag-build ng organization. When I say skills, ito yung leadership skills. Yung paano ka magbubuo ng team at itong team na to, hand in hand, sabay-sabay kayong kikilos. Kasi kahit may team ka, pero hindi sabay-sabay yung kilos, iba-iba ang direction nyo, hindi nyo makakukuha yung goal nyo. So, there's a lot of skills you have to learn. Kaya ang nauuna lagi sa negosyo natin, learn. And hindi lang matuto, kailangan ina-apply mo eh. Kasi ang mahirap po sa skills, hindi siya nakukuha ng umaattend ka lang. Makukuha mo ang skills pag ina-apply mo siya. Yung pag-attend, madali eh. Ilang libo umaattend. Sa taas ko ngayon, jump-pack si Sir Arnel sa NDO. Ngayon sa ASAP natin, jump-pack din. Madali yung umattend eh. Pero yung i-apply siya, yun ang mahirap. Yun ang challenging. And ang katotohanan ko, hindi natatapos sa pag-attend eh. Mas ma-absorb mo pagka ina-apply mo siya. Are you with me? Yes. So right now, what I want you to learn is this. Gusto ko matutunan nyo o ma-absorb ninyo mabuti yung pag-uusapan natin because later on, pag tumagal kayo sa business na to, sa company na to, kayo-kayo rin magiging trainers in the future. Yes! So, kami po, ipinapasa namin yung torch sa inyo para later on kayo na maging trainers, whether magkakaroon kayo ng grupo dito sa buong Pilipinas, all over the Philippines, or magkakaroon kayo ng grupo sa abroad, darating yung panahon kayo na po yung magte-training. And one of the most important trainings pagdating sa ganitong business is alam mo dapat ang stages ng mga company. Alam mo dapat ang stages of growth. Because, you know, 23 years ago, nung una ako mag-networking, the moment I stepped my foot in this industry, sinabi ko na sa sarili ko, gagawin ko tong career. And pag sinabing career, pang matagalan, tama? Yeah. Di ba may ilokohan na ganyan sa Pinoy? Uy, may career mo na. So, kaya din, ang mindset nyo dapat dito, kung talagang gusto nyo umasenso, umaman dito, ang mindset nyo dapat dito, karir nyo na to. And para malaman nyo, gano'n siya kagandang gawing karir, lalo na ang AIM Global, alam nyo dapat kung ano yung mga stages ng kumpanya. Para pagdating ng araw, hindi na kayo magugulat pag may umaalis. Hindi na kayo magugulat kasi, honestly, hindi lang AIM Global ang kumpanya o direct selling or networking sa buong mundo. Marami pang iba. So dapat, pagdating ng panahon, normal na sa inyo yung may maalis, hindi na kayo nagugulantang. Hindi na lang yung kado may umalis, ay, may umalis na naman. Ay, may nagtayo na naman. Believe me, it's normal. Yung may umalis, yung may magtayo ng kumpanya, yung mag-quit ang downline mo, tapos nag-join sa ibang company,
It's normal. Yes. Ang kailangan mong maintindihan is, normal itong mga bagay na to, pero dapat alam mo yung reason. There is a science behind it. So, once and for all, i-discuss natin ngayong gabing to. Ano ba yun? Para matapos ng issue ng may lumipat, may umalis, may nagtayo, bakit ba ganun? The fact is, ang understanding ng ibang tao, pag may umalis ba sa isang kumpanya, yung kumpanya may problema. Hindi naman ganun yun eh. Parang sa mag-shoota. Pagka ba yung mag-shoota, yung lalaki, nagkaroon na ng iba, ibig na bang sabihin nun, may problema yung existing partner niya? Hindi naman ganun. Nagkataon lang may mahal ng iba. Anong gagawin mo? Tama ba? Pero hindi na nga ngayon sabihin na pagka umalis, may problema yung partner. Most often than not, ang may problema, yung naghanap ng kapalit. Yeah! Ha? May problema yung nangaliwa. Tama ba ako? Na-highlight lang minsan yung problema, tingnan mo buti sa mag-asawa o sa mag-shota. Wala namang perfect, tama? Yes. Yung mag-shota matagal na, mag-asawa matagal na, tanggap naman nila ang kahinaan ng isa't isa. Humihilig sa gabi, naglalaway, tawa ba? Yes. Baho ng hininga. Tanggap naman eh, tama ba yung mga kahinaan? Tama ba? Yes. Pero bakit na-highlight yung mga kahinaan? Pag may iba na, yung dating hindi problema at katanggap-tanggap, pag may iba na, ano na? Lakas umilig kasi. Pero limang taon mong natiis na limang na nagigil. Nangitim kasi ng kiligili. Ang dami mo nang naipipintas kasi may iba ka na. Pero nung wala ka pang iba, tanggap mo. Clear ba? Yes. So once and for all, let me tell you, hindi ibig sabihin na may lumipat, may nagtayo ng company, iniwan ng improv, hindi ibig sabihin may problema. Ganun yun eh, hindi naman. Halimbawa, ikaw, empleyado pa ng ABS-CBN, gusto mo na mag-GMA, ano gagawin natin? Ayaw mo na eh. Pero hindi ibig sabihin, may problema kasi doon, kaya ka lilipat. Minsan gusto mo lang ng growth. Minsan gusto mo lang ng panibagong environment. So today, pag-aralan natin, ako hindi galing sa akin itong topic na to, hindi galing sa akin yung materials, I just adopted this. Galing to sa mga experts para alam nyo kung nasang stage ang bagong kumpanya at matatagal ng company. So ang tawag sa training na to, yung four growth stages ng NNL company. So may kahalong asap to towards the end. So, mayroong apat na estado or stages ang kahit anong networking. And ito po, hindi galing sa akin, galing sa mga experts. That's why later on in your networking career, alam nyo na, pagdating ng panahon, ano yung bago, luma, stable, at mga kung ano ng company. Para hindi na kayo nalilito. At hindi kayo na siya shake. Kasi minsan may mga distributors, member ng AIM Global, pero pag may nakausap na ibang company, nasa shake siya. So, dapat may establish mo na pag nandito ka lang. So, ano yung mga four growth stages? Ito po, madali lang intindihin. Graph ito, graph. Kung baga, nung high school or college tayo, X and Y lang to. Itong, ano matawag dito sa pababa? Ito kasi tahan lang, di ba? So, Englishin ko na lang, di ko alam yun. Ito horizontal, ito vertical. Okay, itong vertical represents the sales. Benta ng kumpanya. Sa example na to, in dollars. Kasi universal ang dollars, eh, pera ng lahat ng mundo. It's a universal money. Ito naman, time. So, madali lang intindihin. Benta, time. Lahat nagsisimula sa zero. May nagsimula bang malaki ka agad o lahat sa zero? Diba, kumbaga sa bata, zero age. So, dito muna, lahat nagsisimula sa zero. Ito ang time, ito ang benta. Ang first stage ng networking, from zero age, pag yan, nagtitake off o lumalaki. Ibig sabihin, yung bang,
tumataas. Lahat nagsisimula sa zero. Pag yan nagkakaroon ng paunti-unting benta, nagkakaroon ng paunti-unting tao, habang tumatagal sa panahon, with respect to time, ang tawag po dyan ay formulation stage. So any company na kasisimula pa lang, ang tawag ay formulation. Hindi pioneer. Yung word na pioneer, imbento lang ng mga Pilipino yan. Pero ang tunay na word, pag nagsisimula ang kumpanya, is formulation. Kaya pag tinanong kayo, sinabi lang, dito ka na lang pioneer, sabi mo, hindi kayo pioneer. Formulation. Pag tinanong, anong formulation? Attend kayo ng ASAP natin. Alright? Formulation. Diyan pa lang pinuformulate. And I'd like to explain this thoroughly. Ang formulation by definition, ladies and gentlemen, this is the first 2 years of a networking company. Yung unang dalawang taon ng isang kumpanya, ang tawag formulation. Now, take note. 90%, pretty what? 90% of network marketing companies fail during this period. Hindi galing sa akin, galing sa expert. During the formulation stage, 90% ng mga kumpanya sa loob ng dalawang taon, ladies and gentlemen, they fail. And when they fail, dalawa nangyayari. They change the marketing plan or they close their company. And ito po universal, hindi lang sa Philippines, sa buong mundo. So ibig sabihin, ang taas ng mortality rate ng isang kumpanya pagbago pa lang. Kasi pagbago pa lang, wala pang prueba. Hindi pa tested. Pagbago pa lang, hindi pa stable. Walang bagong kumpanya ang pwedeng magsabi, stable na kami. Pag tinanong mo, paano mo nasabi, kailan kayo nagbukas? Last month. Paano masasabing stable pag last month pa lang? And ang pinakamahirap sa formulation stage number one, the marketing plan and the products are not yet proven. When I present to you the marketing plan, dito yayaman tayo. And pag tinanong mo ako bilang isang prospect, nandun ako sa company nasa formulation or pioneering. Pioneer na dito, yayaman tayo. Pag tinanong ako ng prospect, may yumaman na ba dyan? Ano yung sasabihin? Ano sasabihin mo? Wala pa, pero pag tayo sumama, yayaman tayo. Hindi ka tulad sa aim. Pag pinaliwanagan kita, pinupipi kita, binagsakan kita, tinanong mo ako, may yumaman na ba dyan? Sasabihin ko sa'yo, oo naman, 10,000 millionaires na ang nagawa ng mga program. Guess nyo ako? Yes! May track record. Yumaman na, marami nang umasenso. Yun ang pagkakaiba ng pioneer versus stability or stable company. Pangalawa, pagdating sa product, at least sa inyong global, ang dami kong pwedeng sabihin sa inyo na gumaling sa C24. Yes! Pagbago kumpanya, paano? May gumaling na ba dyan? Wala pa, pero pag gumamit ka, gagaling ka. Pampaganda, pampakinis, may kumihinis na ba dyan? May gumanda na ba dyan? Wala pa. And at the end of the day, people are smarter. Since ang mga tao po ngayon, ang dami nilang choice, ano bibili nila? Yung may proof na. Ang bibili ng mga tao, yung sigurado. Ang bibili ng mga tao, yung meron ng preba. Hindi katulad ng isang formulation or pioneering stage, it is on the, or it is in the experimental stage. And kayo ba, at the end of the day, gusto nyo bang maging part ng isang experiment? Ako ang ibig sabihin? Yes! So ito yung stage wherein a company, ladies and gentlemen, is in the experimental stage. Ang dami pwede mangyari. Because the truth is, tandaan nyo to, hindi lang marketing plan at hindi lang product ang nagpapaputok sa isang kumpanya. Ulitin ko, hindi lang pagandahan ng marketing plan. Hindi lang pagandahan ng produkto. I've been here for the last 23 years. Magugulat ka. Ang dami magandang product sa lahat ng networking companies. May isang produkto eh. Kumpanya. May wrinkles ka? Ilagay mo ngayon. Ngayon. For the next 24 hours, wala kang wrinkles. At after 24 hours, babalik. Pero bakit maganda?
Simple lang. E di pag may party, gamitin mo. Pag may okasyon, gamitin mo. Ganon ka-effective. Pero ba't hindi pumuputok? Kung product lang ang pinag-uusapan, marketing plan lang, hindi lang yan. Maraming elements bago pumutok ang isang networking company. Yes. Nag-gets niyo ako? Yes. So, ano yung mga yun? Number one, who are the people running behind it? Yung management. Yung expertise. Nag-gets niyo ako? Yes. Kasi kahit gano'ng maganda yung sasakyan, pag hindi expert yung driver, walang sinabi yung sasakyan, walang kwenta yung sasakyan. So, the thing is, yung mga bagong company, question, do they have the business IQ to run a company? Maganda nga yung marketing plan, maganda nga yung product, pero may business IQ ba sila? Iba po, yung ikaw naging successful na distributor, ibang magpatakbo ng networking company. Magkaila po yun. At least kay Doc, and masasabi ko sa inyo, after 13 years ang AIM Global, ang dami ng pinagdaan ng hirap nito. Tested na ang management nito. Tested na yung lakas ng loob ni Doc Ed. Tested na yung vision niya. Tested na yung management experience ni John Asperin. Meaning, dahil ang daming kailangan i-consider bago pumutok ang isang kumpanya, ladies and gentlemen, hindi na nangahulugan na pagandahan lang ng marketing at product. Gaganda na ako, kaya sasabog ng isang kumpanya. Hindi ganun yun. Ang dami pong elements behind. Again, do they have the business IQ to run the company? Mamaya niyan, baka magkaroon ng problema sa logistics. Manginig na sila. Mamaya niyan, magkaroon lang ng allergy sa product at demanda sila. Tapos na. Do they have the liquidity? Do they have the infrastructure? Do they have the long-term vision for the company? Naku, ang ibig ko sabihin? Yes. At dali magtayo eh. Dali magpapayin eh. Pero yung i-sustain, yan ang challenge. Nag-gets niyo ako? Yes. Kaya mga kaibigan, dapat hindi kayo nasi-shake o hindi kayo nagugulantang pagka may bagong company, maganda rito, pioneering kami, etc. Hindi ganun yun. So the truth is, as per expert's opinion, never join a company. Ito, totoo to. To be safe, huwag kang mag-join sa isang company na 5 years old dito. To be safe. Because for the next 2 to 5 years, the company can change. The company can change the marketing plan. Worse, they can close. Ikaw ba, sasama ka ba sa isang kumpanyang wala pang nag-prove? Sasama ka ba sa company na experimental pa lang? Simple lang. Pag may malaki kang pera, saan mo ilalagay? Sa matagal ng bangko o kabubukas lang na bangko? Kaya mga kaibigan, if you have to choose between pioneering and stability, always choose stable company over pioneering. Kaya huwag kayo mabubulag. Pinakita kayo sa Facebook, ang dami ng join. O ngayon, ang dami ng nag-join sa kanila. No pairing, no weekly, no last hour, no kitchen, no problem! Alam mo, sa totoong buhay, kung gusto nyo mag-grow, dapat may problema. Yes. Huwag kayo maniniwala sa walang problema. Kasi pag walang problema, walang challenge, walang growth. Yes. Kaya pag nililipot ka, sasabihin sa'yo, dito ka na lang, no problem dito. Sabihin mo sa kanya, ayaw mo niyan. Kami mga taga-in global, gusto namin ang problem. Yes. Ha? Agas na ako. Yes. Kaya mga kaibigan, bago maging ganito ang AIM Global, tandaan nyo ito. Bago maging smooth sailing ang AIM, ang dami namin pinagdaanan bago maabot ito sa amin. At ang pinakamahirap na stage sa isang company, yung formulation. Kasi, ulitin ko, ang dami pang palpak. Short ng delivery, shortage ng product, problema sa logistics, problema sa manpower, problema sa accounting, problema sa legal, problema sa manpower, problema sa operations. Ano bang negosyo yung nagbukas sa smooth sailing agad? See? Wala. Kaya ikaw bilang distributor, ang pipiliin mong company, yung company na pag sumali ka, wala ka nang iisipin kundi network mo. Pero kung iisipin mo pa yung operations, wala pang BCO sa ganito, wala pang product sa ganon, kulang ang produkto, yung delivery system palpak,
paano yung operations and everything. Hindi dapat sakit ng ulo ng distributor yung mga yan. Dapat sakit ng kumpanya yan. Sakit ng ulo ng company yan. But when you join the formulation stage, I'm telling you, you will be in the experimental stage. And you don't like to be experimented on. Ayaw mo na-experimentohan ka. So kung papagpiliin ka, imbis na pioneer at saka stable, ang lagi mong isipin stable. Ano bang advantage ng pioneering daw? Number one, nauna. Kasi daw yung networking, yung AIM Global, matagal na, lahat alam na. Kaya ang sinasabi, maganda sa pioneering kasi nauna ka. Number two, sa infrastructure, sa structuring, at least nasa taas ka, kukunti pa lang nakakaalam. Mga kaibigan, sa totoo lang, pag meron ka skills, pag alam mo, ginagawa mo, kaibigan, hindi kailangan magkaroon ka ng scarcity mentality. Yung scarcity mentality, ito yung mentality na ayoko dyan sa AIM kasi ang hirap, ang dami nang nakakaalam eh. Scarcity mentality yan. Pero ang totoo, pag alam mo yung ginagawa mo, kahit matagal na, makakapagpapain ka, makakapagpa-seven heads ka, makakapagpa-seven heads ka, pag alam yung ginagawa mo. Clear? Yes. Second, hindi lang naman Pilipinas pinag-uusapan natin sa AIM. Marami nang nakakaalam. Sa Pilipinas, eh sa buong mundo, 7 billion ang tao, alam na lahat ng AIM Global yun. Amen. Nag-asibig ko sabihin, yes. Paninira lang po yung sinasabi na marami nang nakakaalam. Pag ikaw marunong ka, kahit marami nang nakakaalam, pag alam mo kung ano yung negosyo mo, pag naniniwala ka sa ginagawa mo, kahit alam na, marami pang mag-join sa'yo. Yes! Nag-as niyo ako? Yes! Pangalawa, magbabackfire yung word na pioneering. Kasi paano yan, 2 years from now, pag hindi ka na pioneer sa company mo? Kasi ang battle cry nila, sales pitch nila, dito ka nalang pioneer pa kasi. E paano 2 years from now, ano sasabihin nila sa prospect? Get you, huh? Yes. Huwag ka na mag-join, di ka na pioneer eh. Kaya mas magandang ibenta, imbis na pioneer, mas magandang ibenta, stable. Yes. Stability ang pinag-uusapan. Ako ang ibig ko sabihin. Yes. Kaya mga kaibigan, tandaan ito. Ang isang company bago pumutok, maraming stages na pinagdadaanan. Ang daming hirap na pinagdadaanan. Dahil yung kumpanya, may hirap na pinagdadaanan. Believe me, pati yung distributor na nasa kumpanya yun, may hirap na pinagdadaanan. Yes. E tandaan nyo yan. 90% na nakikita nyo sa Facebook. Facebook pa, sa social media. 10% lang ang nakikita nyo sa katotohanan. 90% hindi ipinapakita. Kaya huwag kayong papabula. AIM Global, can you imagine? We are with 100 branches all over the Philippines. 25 branches all over the world. Yung ibang company, ang idol tayo. Bakit ka pa mag-join sa iba na idol lang tayo na nandito ka na? Kung tayo sa labas, sino ba idol nila? AIM Global. Yes. Tanungin mo yung maraming direct selling, MLM na company sa labas. Dahil marami akong kaibigan sa labas na nasa ibang company. Pag nagko-coffee kami, nung sasabihin sa akin, George, ang lakas niyo talaga. Idol talaga kayo. Walang kakupas-kupas ang AIM Global. 5 years na kayong nagpi-Philippine Arena. Kayo pala nakakagawa na kayo. Marami sasabihin sa akin. Alahati nyo lang, ang goal namin, ha? Sa ibang company ito, ha? Sasabihin sa akin, ang goal namin, alam mo, kalahati lang ng AIM, maging ganun kami, yun lang ang goal namin, solve na kami. Ay, doon! Kaya pag taga-AIM Global ka sa labas, dapat ikaw yung maangas, ang idol. Hindi ako nagbibiro, ang dami kong kaibigan sa iba't ibang company, and we are all professionals. Pag nagkikita kami, nagre-recruitan ba kami? No. Kukwentuha kami kung ano nangyayari sa industry. Sasabihin nila sa akin, ang kapal nyo, George. Ibig sabihin, ang kapal, hindi ka pala mukha. Marami niyong tao. Idol talaga kayo. Maging kalahati lang ang maabot natin sa alagod niyo, okay na kami, George. Can you imagine? Para sabihin sa atin. Nag-gets niyo ako? Yes! We are very stable. 25 countries all over the world. Hindi makukuha buksan ng AIM Global yung 25 countries na yun kung hindi tayo stable. Kasi saan kukuha na? Ang isang stable na company, may enough pera na. Ang nagsisimulang kumpanya, wala pa. Bakit wala pa? Pag nagsimula ka ng negosyo, di ba lahat ng pera out?
So ano ang goal mo during the first 2 years? Kaya sa pioneering company, sa formulation company, ang goal, makabawi ng puhunan yung mga may-ari. So ang priority, company, hindi distributor. Ang yung global, dumaan din tayo dito, pero tapos na. Bawi na yung mga may-ari. Matagal nang bawi, kaya ang pinayayaman ngayon, puro distributor na. So if you join a new company, pioneering company, what could they tell you? Marami nang yumaman dito, etc. Marami nang sumali. But the truth is, ang bumabawi, yung mga owners muna, yung mga investors muna. Clear? Yes. Logically speaking, tama naman kasi yun eh. Pag nagtayo pa ng company, ang unang babawi. Ano mayari? Ang in-global, tapos na, bawi na doon. Hindi tayo makakapag-open sa 25 countries. Bakit? Sipin nyo to. Lahat ng mga offices na yun, may renta, wala. 6 months advance, 6 months deposit. Pangalawa, may mga empleyado tayo. Tama, mali? Yeah. Sino nagpapasweldo? Logistics, inventory. Nagpapadala ba tayo ng inventory doon? Yes. Binibili ba natin sa supplier yun? Yes. Can you imagine, in 25 countries, lahat yun may inventory. Nagaling sa supplier na binibili ng in-global sa Nature's Way, sa DSM. Kung walang enough money ang distributor, ang walang enough money ang company, hindi magagawa yun. Nag-guess nyo ako? Yes. 25 countries, kwentuhan ko kayo. Busy-busy na po kami sa 25 countries. Hindi na namin mahati ang mga sarili namin. Now, one day, last February, nung nagpunta kami nila Doc Ed, nila Doktora Connie, sa Papua New Guinea, sabi nila, huwag muna tayong magbukas ng bansa. Tama na muna tong 25 countries. Palakasin na lang muna natin tong 25 countries bago tayo magbukas kasi the truth is, nakakapagod na po. Doktor, halos hindi na natutulog. Kasi baliktad ang oras eh. By the time na mamayang madaling araw, bukas naman ang operations natin sa Africa. Makakamiting naman yan yung mga staff, mga officers natin sa Africa. Kaya natulog si Doc Ed, average 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. So ang dami, kaya napag-usapan nila, huwag muna tayo magbukas. Tama na to. Ito ang usapan bago kami pumunta ng Papua New Guinea. Pagdating namin ng Papua New Guinea, nag-rally kami, second year anniversary, total malapit na po ang Papua New Guinea sa Fiji Islands. Pumunta na rin kami ng Fiji Islands. Kasi may mga nag-i-aim global po sa Fiji kahit wala tayong opisina. So bago kami umalis, meron kaming na-identify na 5 grupo dito sa Philippines na nag-online na may grupo po sila sa Fiji. So miniting namin sila, o sige, pupunta kami ng Fiji Islands, magbi-big OPP tayo, magbi-big NDO, and magli-leaders training tayo, sabihin nyo sa mga tao nyo sa Fiji, mag-rent ng hotel ng function room. So itong 5 grupo na to na kinausap namin, grupo nila Maylin, grupo nila DM, Rolly Biad, grupo ni Noemi Tejada, at iba pa. Nag-rent po sila ng lugar na mga, ang capacity, 600 na tao. Kinakabahan pa sila kung mapupuno daw nila. So sige, rent kayo doon, 600 ang capacity, pupunta kami. So pagkatapos ng rally namin sa Papua New Guinea, nagpunta po kami sa Fiji Islands. Ang capacity po ng pinarent namin, kasi sabi ng mga leaders, you know, 600 ang kaya nila. So mga pang 600 po ang nirentahan natin. On the big day, alam nyo ilan ang tumatid? 1,500 na katao. Pati sa stage, may mga nakaupo na sa hiling. Lahat ng tao, punong-puno, gulat na gulat kami. Ba't ganito karami? Alam mo na nagtitraining na ako, pagka sa OPP, pagka sa NDO, nagtitraining na ako, kinausap ko iba't ibang grupo. They were very excited to meet us. Ang daming mga uplines. Ang dami din mga first-timers. Noong nag-interview na ako, alam nyo, hindi pala 5 ang grupo from the Philippines na nagpe-penetrate doon. Mahigit 15 grupo pala. Wow! Ang nagpe-penetrate sa Fiji Islands. Kaya ang usapan, bago ka mong umalis, huwag munang magbukas ng bansa. Pagdating namin doon, buksan na itong Fiji. Kaya we're very happy in 2 months' time. Meron na tayong office, nire-renovate na po. Guys, kung pioneering yung company,
hindi magagawa yan. Kasi yung company, yung in-global, enough liquidity already. We have enough cash para mag-expand. Dahil dalawa lang naman lagi ang formula ng AIM. Okay? Ang formula ng AIM is, ito yung dalawa lagi na hindi nasa bulsa ko nga. Ayan. Dalawa yung formula lagi natin kung ba tayo lumalaki. Meron tayong tinatawag na innovation plus expansion. And kaya natin nagagawa ito kasi we're very stable. We keep on innovating. Product man yan, marketing plan man yan, infrastructure man yan. Nag-i-innovate tayo, nag-a-adjust tayo lagi. Hindi tayo yung company na very stiff, hindi marunong mag-adjust. Tayo po nag-a-adjust, nag-i-innovate, depende sa panahon. Katulad yan, yung mga tao dito, alam probably yung history ng AIM. Dati, 7980 ang pay-in. Tama? Na-capture natin itong market na to. Tinasal natin, 12980. May na-capture din tayong market nito. Tapos, naging 6980. Na-capture rin natin. Ngayon, 3,999 member na ng AIM Global. Because, may market ito, yung mga millennials. Yung mga young ones. We keep on innovating. Nag-a-adjust tayo sa trend. Nauso mga infrastructure, yung IT natin to support the growth of our distributor. And we keep on expanding. Bakit ba tayo nag-expand sa iba't ibang bansa? Para ang distributor magkaroon din ng downline sa iba't ibang mga bansa. Ang understanding ng iba na naninira sa atin, kaya tayo nag-expand kasi mahina na sa Pilipinas. Ang bobong utak po yun. Sorry. Hindi nag-expand ang global sa iba kasi mahina dito. Nag-expand sa iba, nag-open sa iba't ibang countries para yung distributor dito maging international ng negosyo niya. Bakit? Jollibee nga, nag-expand din. Meron sa China, meron sa US, meron sa Canada, meron sa Middle East. Nag-expand ba sila doon dahil dito mahina na sila? Hindi. Kaya bobong isip po yung magsasabi na nag-expand ang Jollibee kasi mahina na rito. Ang bobong utak ko. Hindi nag-expand ang AIM sa ibang bansa dahil mahina, hindi. Kaya nag-expand doon dahil sobrang lakas sa Pilipinas. Kaya nag-expand. Bakit ka magtsatsaga sa Pilipinas? Eh, if you want to become giants, ano sabi? International dapat ang negosyo. Tama mali? And sino po ang Filipino-owned company na may pinakamarami in networking, in direct selling na Filipino-owned? Sino ang may pinakamaraming branches sa buong mundo? A Global Network. Pagbubukas lang natin sa Solomon Islands. Yes. Buti sana ko sa mga bansa yun, isa lang ang branch natin. Hindi eh. Nag-o-open ang pangalawa, pangatlong branch.